Nandito tayo ngayon sa San Juan, Batangas at dito sa ektaring lupain na nakatanim ay mga nyog na siyang nangangarit o nakikikarit si Tatay Edralyn para sa kanyang ikabubuhay sa kanyang pamilya. At isa ito sa napakadelikadong trabaho. Tinatawag na nga ng pambansang alak ang lambanog, gawa sa tuba o galing sa bulaklak ng nyog na ginagawang lambanog. At papakita nila sa atin kung paano gawin ang lambanog na galing sa tuba. Mga bago kayo dito? Hindi. Ito po ang aking trabaho. At sa araw-araw na gawain niya pagising sa umaga, ito na agad ang ginagawa ni Tatay Edralyn ang umakyat ng nyog para kumuha ng tuba. So mga kabuso, sinamahan natin si Tatay Edralyn para alam niyo yun, kailangan din natin malaman kung ano yung mga trabaho na ginagawa nila, mga trabaho na kung paano nila gawin yung ano, yung tuba. Tuba, kukuha ng tuba, tapos gagawin lang banog. So minsan di ba mga kabuso, kailangan din natin munang alamin, intindihin kung ano yung mga kalagayan nila o yung trabaho nila para ma-realize din natin kung gaano kahirap yung buhay. Kung gaano kahirap kumita ang isang Tatay Edralyn para sa kanyang pamilya. Ayan o. Laywan? Para saan yung laywan? Ba't may laywan? Tapos dyan dalagay? Ang madami na yan? Ikaw yung taga-ganyan? Taga-kuha? Lalagay ko sa drum. Tapos siya, akyat lang na akyat. Pag tumukto, kukunin ko yung tuba. At ilalagay ko sa drum. Ano daw? Ito ay batang. Yan ay bata. Batang bata. Titida ho tayo ng ice cream. Sa ice cream to, no? Ano? Ito ba? Para maging lambanog. Yan. Ang tuba po, dito ko nilalagay. Ay, tuba! Tapos, pakukuluan siya. Tapos yung pawis niya. Saan sinalin? Yan po, ay, sa... Sinasalin, sa drum na ito. Alisin po yung ano, parang harang. Ano yung pinapasok? Ito po yung pinapapasok niya. Buksan ko po siya. Tapos ilalagay ko po yung isang puno po dyan. Sasaling ko dito. Tapos siya ko po kukuloin. Pagka nakakulo na yung pawis niya, yun ang nagiging lambanog. Sa tuba. Tapos pagkatapos ko naman po siyang lutuin, pinabukasan, tatanggalin ko na po yung tuba. Tatapong ko na siya dyan. Pabali yung singaw lang yun. Yung pinakasingaw lang po niya. Ang ano niya. Nagiging lambanog. Tapos pagka nakuha ko na po yun. Ilang oras yung ano niya bago maging lambanog? Ano po?
yung pangis niya, ilalabas ko siya dyan. Ito na po yan. Ito na po yung labano. Sa isang ganito po. May laman yun. May laman yun. Ay, may ito po yung tuba. Pinupuno na isinasaling ko, niluluto. Tapos hindi na papanis yan? Hindi po. Nagiging suka po siya. Pag hindi po siya naluto ng mga 3 days or 4 days, maasim na po siya. Ginagawa na po namin suka. Oo. Yun po ang nagiging suka. Doon na po, binubukod na po namin. Tapos nilalagyan po yun ng tungog. Dinadala po sa Manila. Tungog? Yung pinakatungog po, yung pula. Nahalo po doon, ginagawang tuba pagka yung suka na siya. Bahal na, nagiging sa summer po yun. Sa Bisaya kasi yun, parang galaw sa tuba. Ginagawa po siya pong iniinom pagkaunang patulo ng tuba. Nilalagyan agad ng tungog para maging suka. Nagiging bahal po yun eh. Ano yung bahal? Ano ba yung ano? Matapang siya yung hindi naman totaling suka. Pwede siyang inumin. Bahal. Bahal. Tungog bahal. May mga ano ka dyan? Tungog? Meron po din sa manager po. Siya po ang ano. Yung bangal meron ka din. Meron po. Patingin mo na kuya. Tingnan natin yung tungog. Ito na po yung ano. Para makita natin. Suka? Suka na pala yung ating inaano. Hindi pala ano. Ito po yung ano, pinag-anuhan niya. Salaan. Tapos ito po, pagka hindi pa madami yun na ipo namin, nagiging ganito po. Sinasala po. Malinis ba yan? Amoy niya po, amoy suka na. Amoy suka nga. Yan na po yan. Ito na po yan. Sukan to ba po? Binabayaran na po nila sa amin yan. Sa kanila. Tapos yung gawa na gawa na yung finished product na. Wala na pong ano eh. Kinuha na po ng boss sa Manila. Wala kang pera? Wala pa po. Hindi ano po to? Yung sarili. Tubig? Tubig po siya. Kala ko yung ano din. Yan yung pang ano, pang palamig. Para hindi po sumabog ang ano kasi nainit po ito eh. Nainit. Kailangan mapaltan po ng malamig. Ito po namin tinatanggal yung mainit at pinapalit po dito. Tapos nilalagyan naman po dito ng malamig na tubig dito sa babaw. Para lumabas yung mainit ito. Para hindi po siya ma-delikado. Kasi may pressure po ang ano, ang aming pagluto. Magkaka meron po siya ng pressure. Kaya pinapalitan po namin ng tubig. Para hindi siya mag-init. Yung mapalitan po ang hindi po mag-init ang aming lambano. Ganito po ang aming lambano. Kahit isang piraso, wala kayo dyan? Yung tungog po. Yung ano? Yung tungog, bahan, saka finish product. Yung po ang bahan eh. Kasapin mo yung ang lagaya. Papuntahin mo din eh, kasi siya merong ano dyan eh. Pagkisun nyo. Lagaya! Pinahin po namin ito. Pagka malamig na po ang tubig, para malaman namin, nahawakan po namin dito. Pagka mainit pa, tuloy-tuloy lang po yung ano pa, papalit ng tubig. Thank you.
Ah, ito na yung lambanog. Opo. Yung nasa loob na po yan, ito na po yung lambanog. Tinitikman to, pwede mo tikman yan. Pwede po. Ganun lang ako. Tamang ganun pwede lang. Pwede po sa ano. Oh, it's ano yung pinch pa ata, ha? Ano yan? Yan. Ginagawang bahalina. Ito yung bahal. Hindi, yan, yan po yung tungo. Panghalo. At tungo, ay tungog. Nilalagay sa tuba. Sa tuba. Para? Para ano, inumin din yung tuba. Iinumin din. Ah, pang sa tuba to? Mm-hmm. Tapos sa paggagawin suka. Pang ano itong tungog? Yeah. Yan po ang nilalagay namin sa... pangkulay para kumulay po. Aray, katulad po na rin bagong kuha. Eh, pag gusto nyong plain, hindi nyo na kailangan hindi, lagyan. Hindi na po. Tapos ano po to? Yun na po yung kulay niya. Pag tumagal siya. Tapos pag natagal na, nagiging suka na. Oo nga nyo. Hindi na po. Ba't na po? Hindi. Kukuha lang ako ng konti. Ang lambanog. Ito, akala ko dito pa dito. Hindi po, kasi yan po yung ano pa. Ay, wala pa sala. Nasali ko sa... Nasa sala ba? Nasa sala. O, tapos inom. Kunti lang. Kunti lang, kuya. Kasi kang siya yun. Oo nga, no? Parang gin. Parang yan na po. Yan na po yung ano, alam. Hindi pa maamoy. Yung amoy talaga niya, ano? Purong, ano? Purong yan. Ah, gusto mo? Tubig! Oo, nasa tubig. Lasan to ba? Ito ba nga? Ay, ano nga, lambanog na. Kaya pala, ano, nakakalibre kayo din eh. Tapos ayun, inaang mga kabunso. Yun yung tamang, yun yung tama. Yun yung paggawa ng lambanog. Pamilya ni Tatay Edrin, sila yung nagtutulong-tulong. So, paano kumita? Paano kumita ng tuba? Ay, ng ano? Ano po? Pag halimbawa, 8 gallon, hati po sa may-ari ng karitan. Tig-apat. Tig-apat. Hati po, kasi sila naman po yung nag-ano. So, yeah. Kumusta naman yung, ano, kumusta ang school nyo? Okay na. May nag-exam ka na? Hindi na po. Wala kang mga quiz, ganun? Meron po sa matig. Sa? Matig. Mat? Sa ESP. At saka Pilipino. Mataas ang nakuha mo? 25/19 Oh. May mali ka pa rin. May mali ka pa rin. Aral ka pa rin. Ikaw, buso. Nag-exam ka? Ikaw, tinatanong ka. Nag-exam ka. A, E, I, O, U. Mame, mi, mo, mu. Ano yung sinabi ko last time? Balik ko kayo ng sambuan. So naalala. At dahil nakabalik ako, bibigyan ko niyo alawan. Yung mga alawan sa mga bata. Basta kayo magpakabait ha, maging... mabuting estudyante, magsipag kayo dahil alam nyo yung ginagawa namin sa inyo to para sa inyo. Para in the near future, hindi kayo ang, hindi na kayo yung aakyat, kayo na yung magpapaakyat. Kayo na yung nagbebenta, kayo na mismo ang may-ari. Ano? Yun yung isipin mo, bunso. No? Ito. Ayun, may dala rin ako ng ano, ng bigas doon. Stickman mo muna to bago ko. Tingnan mo. Anay.
tikman mo muna ang ano, tungog. Yeah, allowance yun lang. Allowance lang naman. Oh, bibisibisita ko kayo para para kahit pa paano naman, kahit makabawas-bawas no sa ano. Eh, medyo mahina. Pag napasok ba siya, naglalakad lang? Opo. O hinahati? Lakad lang po. Yun po, kalabasan lang. Mabuti, lang. Mabuting lubong na. Opo, madami na po. Salamat. Ano yan? Tinapay para may mangat-ngat. Si baby boy. Ah, oh. Ano gusto mo sabi? Bada ano na kuso? Ano sasabihin mo doon sa Kuya Mig? Bibi? Ano sasabihin sasalita mo? Ka na, diga? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Tawa lang eh. Thank you, Kuya Mig. Sabihin mo. Thank you, sabihin mo dali. Ganun. Sabihin mo, thank you ka bunso. Sabihin mo dali. Lana, si Yana. Pag hindi pinapansin, napakadaldal. Oh, Nay. Thank you po ng marami. Allowance nyo. Pag ikaw nagpasok, edi sa susunod, ikaw na rin may allowance. Hindi ka pa napasok eh. Papasok na nga daw siya. Kinukuha rin yung bag ng kanyang kuya. Papasok ka na? Papasok na daw siya. Dala ka yung bag ng kanyang kuya. Nabi, ilan tanong ba? Tatlo. Sa October 6 po. October 6. Ah, malapit. Malapit na po. Magpatulong. Gusto na ako sandali. Pausok. Medya pong mausok. Doon, yeah. Ano tayo? Kasi mausok dito. Dito tayo. Okay din. Saan ko rin mo ngayon? Aking langis. Ito buwa. Paggawa. Gawin mga lagi ako nagluluto. Ang labanog. Ay, oo. Puro. Magkano isa? Alay, wag lang. Hindi. Hindi ako marunong mag-presyo. Tingin na lang. Sige, bigyan ko na. Eh, bibigay ko na lang, huya. Hindi, ho. Bigyan. Bayarap ko. Hindi naman ako mag-presyo niyan. Kay... Pero ikaw yung nag-lupa. Oo, ako itong nagawa niyan. Oo, tinipulaan niya sa ano. Tapos lang. At least puro, oh. Oo. Hindi na nga po, ano eh, sa isang bote, tatlong niyog ang... Ano to? Anong pinaglagyan nito? Talagang alak o... Hindi, mantika din po. Linis ko lang. Linis lang po namin ng bote. Hindi na po tumuloy ng pag-aaral. Oo, oh, baliktad kayo. Ah, hindi na. Kasi iba din. Iba magulang. Hirap kumita talaga. Opo, kailangan eh. At least kayo, kumikita kayo, nagtatrabaho kayo sa tama. Mahal ang bilihin. Uh-huh. Mas maganda na yun na kumikita tayo sa tama. Uh-huh. Kaysa naman gumawa tayo para lang may hindi maganda, para lang may maipakain sa mga anak nyo. Imagine mo, imagine mo isa kang magulang, gagawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Ang kapalit noon, syempre may pera ka, kumikita ka. Naaano yun, nasisikmura mo. Ang daming ganyan, diba? Diba nga? Ang daming ganyan, 'di ba? Ang daming makaka-relate ng ganun. Gumagawa ng hindi maganda para may mapapakain sa pamilya. Rason ba 'yun? Opo. Batayan ba 'yun? 'Di ba no? Po, ano? Kasi 'di ba at least oh, at least ako naman po magulang, hindi parang hindi ko po magagawa 'yun kasi naisip ko naman. Oh, kahit ako kasi... naman po kakainin ko 'yun eh. Oo. Bago ibibigay ko sa anak ko. Hindi. At saka 'yun yung magiging ano, kayo yung magiging ehemplo ng mga bata. Makikita may isip nila o hindi man nila malaman ngayon, pero susunod na araw, 'di ba, malalaman ng mga bata 'yan. Sa tingin mo, magugustuhan kayo ng bata? Eh pag lumaki yung mga bata, ganun din ang gagawin. Kasi syempre 'yun ang nakikita. Parang sa tingin nila tama na lahat. Pag nakikita ng mga bata, akala nila tama na eh, 'di ba? Ayun, ganun din ang palang ginagawa ng mga magulang ko. Edi ganun. Oo. So, kailangan din talaga na, alam nyo, gawa tayo ng mas nakakatulong sa isipan natin, sa buhay natin, na mag-grow tayo, na kahit tayo naghihirap, di ba? Na kahit tayo naghihirap, at least sa magandang
paraan yung pagpapalaki natin sa mga bata. Kasi paglaki ng mga bata, sila din makikinabang ng inyong pinaghirapan. O paglaki ninyo, di ba? O tutulungan yung sinananay at tatay. Tapos, importante talaga mapag-aral. Importante kasi, talaga. Hindi kayo mahirapan sa trabaho. Oo. Para ano? Mabilis lang din makahanap ng trabaho. Paglaki nyo inyong... Wala na may papamanang yaman. Yaman ng kabutihan ng loob. Yaman ng kabutihan na lamang. Kasi tinay nyo, yung pagpapalaki nyo sa mga bata, mabait kayong magulang, mabait din yung mga bata. Pero kung kayo, ano, siguro, nai-imagine nyo lang, siguro kayo kung masamang magulang kayo, yung pala, ano kayo, tatatak sa isip ng bata yan. Kaya mo, darating ang panahon na parang wala na yung magiging concern sa inyo yung mga bata. Dahil nung bata ako, pinalipala ako yun, binata na nga ako, ganito pa rin ginagawa sa akin eh. So hanggang sa mag-asawa ako, pakikilaman ako. Baka ano, parang mga bata na to trauma. Tapos, itatatak nila sa isip nila, hanggang sa pagtanda nila, yung madadala din nila sa pamilya nila yun. Kaya nga kayo yung magiging, tayo yung mga nakakatanda, tayo yung mga magulang. Tayo yung magiging ano, example ng mga bata. Kaya tanyo, tingin ko naman mababait yung mga bata. Ay, diba? Kasi nakikita yung sakripisyo nyo eh. Ikaw yung nakakwentuhan ko, no? Malawak din pag-iisip nitong batang to eh. No? Yung mga tulo. Ikaw ba sa anong masasabi mo sa magulang mo? Bilang ikaw isang anak. Salamat dahil lagi sasabihan na tama at hindi mali. At salamat dahil noong pagkabata namin ay kami ay inasigaso at inalagaan ng mabuti. Ikaw, Bebe, anong sasabihin mo sa kay mama, papa mo? Smiling face lang. Smiling face lang yan. So ayun, ganda tayo nagtatapos. Maraming salamat at see you next month uli. Maraming salamat po. Kayo, Nay. Tay, ano masasabi niyo sa mga kabunsoan natin? Opo, nagpapasalamat ng sobra-sobra. Talagang lahat po hindi ko man po masabing lahat ito sa inyo tanong po talagang unang-una sa Panginoon. Siya na po ang makakapagsabi ng kabuuan ng aking nais iparating sa nagpabot sa amin. Nagtulong-tulong para kami hindi mo wala ng pag-asa. Yun po ang aking nagpapasalamat at sila gumawa ng instrumento para makarating sa amin. Nakahit na nang hirap siya ito. Sama na yan. Para pag naaalala no? Mahirap po magpaliwanag ng ano eh. Medyo mababa po yung aking kalooban, pagkasamang gaya. Pero ako'y nagpapasalamat po. Kahit naman ho ako eh, pag nakakaranas sa mga ganyan, yung mga nakikita mo. Sincere ka kasi sa ano mo eh. Sa mga sinasabi mo eh. Ito na. Naalala ko po. Kahit naman harap naman. Basta sumakana. Ano ko lang, kung naalala ko yung pinagdaanan namin. Ikaw din, napigila mo yung luha mo. Ano masasabi mo? Alam ko yung sakripisyon nyo, na kahit po paano may alam ako sa sakripisyon na nangyari sa inyo. Ikaw, te, ano naman masasabi mo? Napapaiyak na ako eh. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga blessings po. Salamat. Saka sa bumubuo sa vlog po ni Kuya Mig, salamat po talaga ng marami. Yun lang po. Ayan, thank you din. Napakababo ng mga luha eh, natulog. Kasi, diba te, sa hirap ng buhay eh,
Hirap po talaga ng buhay. Tapos mag-aaral pa. Ang bata pa ng mga bata. Tapos yung sakripisyo nyo, pag nagkasakit kayo, bawat isa sa inyo, ang hirap din. Diba? Sabi ko, di ba lang mahirap basta kung din kami nagsunod-sunod na magkasakit. Kayo di ba last time? Sunod-sunod kayo nagkasakit? Ito po, ito ang malimit kong ano, nung ako'y nagtatrabaho pa. Kasi siyempre, hindi naman naasikaso mo lagi. Pero awa naman ang Diyos, iba-iba na ngayon, nakakaano na siya, hindi na siya sakitin. Sigla na lagi. Kasi pag nilalagnat po nagkukumbulsyon, ito ang kaya i-give up ko na talagang trabaho. Kasi mahirap. Dalawang beses na nagkumbulsyon. Yung pangalawang punta po nyo dito. Masakit din ako. Ito yan eh. 1 week kami sa ospital. So yan. Okay na. Hindi. Extra, extra ko lang. Ginawa mo nga to, tapos yung pinagawa nito, pinabenta mo sa anak para kumita. Ano lang po yan, pag ano aliwan lang. Hindi, sayang kasi yung latik. Oh, nanghihinayang. Tapos binenta din. O dahil gusto kumita din. Pandagdag sa ano. Sa baon. Nako. Parang ang laki yata ng 3 buwan. Okay na yun. Salamat po. Marami naman tao na nakakaluwag-luwag. Iba-iba nga lamang din. Ang iba, talaga maganon. Dahil tayo, nakakaintindi tayo sa sitwasyon ninyo, i-share the blessing, ikang. Maraming salamat po. Maliit lang yan para sa habang buhay niyong pabubuhay. Isang 1,000 araw lang yan. Yung malam din po ngayon. Oh. Ito, buti na nga lang din tayo dito sa probinsya kahit pa paano. Oh, punta ka lang. Mga gulay din sa likod. Dati po ano. Ay, may nakita ko dyan. May tanim ka pa dyan. May nakita akong sitaw eh. Talong po. Talong tara, po, punta natin. May talong. May bagong tanim din kami okra. May talong. Magdaling-daling ka lang dyan sa likuran mo. May makakain na kayo. Maraming salamat po. Sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Ikaw nga ba, so, ano sasabihin mo sa kanila? Blessing. Mima. Ko. So yun nga kumusta din nagtatapos yung pinagagawa namin video. Ayan, sana nag-enjoy kayo dahil ako nag-enjoy dito. Sarap dito sa probinsya. So again, marami po salamat muli sa lahat mga bunsoan natin na tumulong sa pamilya ni Tatay Edrin. At marami din po salamat sa inyong patuloy na suporta at syempre sa inyong patuloy na pagmamahal. Again, please don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para ma-update sa mga video na ating i-upload. Yung mga true to life story ng ating mga kabunsoan, yung ating mga natutulungan na minsan sila yung magiging batayan natin, sila yung magiging way natin tayo, para tayo ay ma-inspired. Di ba tayo? Sa hirap ng buhay, tulad ni Tatay Edralin, o nagiging mabuting ama, nagiging mabuting asawa para sa aking mga anak, at ganun din, ang ibang mga may magulang din dyan na gusto natin iparating na hindi masama ang maging na maghirap tayo para sa ating pamilya. Hindi masama yung maghirap man tayo, gumawa tayo ng tama para may maipakain sa kanila, sa ating mga anak. Kasi gumawa tayo ng hindi maganda dahil, alam yun, bandang huli, may kapalit yan. Sabi nga nila, hindi natutulog ang Diyos. Kaya naman, once again, this is Migs Molino na nagsasabing, Happy lang! Kaya naman, ingat, God bless, and bye-bye! Ipang ulam na ho. Sabi ko sa inyo, hindi maghihirap dito sa probinsya. Basta marunong kalaang.